Hi guys, good morning. So, ngayon nasa Taytay kami, may hinihintay pa kaming isang supplier. So, while waiting, we decided na mag-film muna ng video. So, ang topic namin for today is about OVL. So, marami kasi nag-a-ask ng question. So, Gab will discuss kung ano yung definition ng OVL. So, ayan guys, yung OVL is order volume limit. I'm not sure if that's the exact definition, pero yung idea is ganun. So let's say for example, 10,000 yung orders, at 10,000 yung nakalagay na order volume limit yung or OVL. That means you can only have 10,000 orders in your shop in a day. So hindi naman talaga siya nare-reach, hindi naman kami ganun ka big time na mga sellers sa Lazada. So yung orders namin nag-reach lang kami na let's say mga 10, 15, depending on a day, let's say 25. So hindi talaga siya naman max out yung ano. Pero halimbawa yung account nyo or yung shop nyo in the future nag-reach siya ng 10,000 orders, yung 10,001 order nyo, hindi na siya papasok. Lalabas na siya as, may nag-browse ng customers sa account nyo or sa shop nyo, lalabas na siya as out of stock kahit na may laman pa yung ano nyo. Ang reason kung bakit siya lumalabas as out of stock is because you already reached your OVL limit in a day. So, yun lang naman yung idea niya. Very basic lang yung idea. Again, kapag alam mo, kapag halimbawa new sellers tayo, hindi pa ganun kagad 10,000 yung OVL natin. Mas mababa pa sa 10,000. But then again, hindi naman tayo laging, pagka nag-umpisa pa tayo, hindi naman tayo kagad malakasan yung benta, diba? I think nasa around 250-300 ganun per OVL per day kapag ka-startup pa lang. So, ayun, makikita natin yung OVL natin, status. You just have to log in sa web browser natin, Lazada Seller Center. Tapos punta kayo dun sa Growth Center, yeah. Punta kayo sa Growth Center, tapos makikita nyo dun yung OVL nyo sa may bandang baba. Tapos everyday, kapag kayo bago kayo order, makikita nyo na babawasan yun. So, now you already have 10. So, obviously, if your OVL is 10,000, babawasan nyo lang yun ng 10. So, ganun din siya. Real-time update siya. Makikita siya sa Growth Center. So, paano bumababa naman yung OVL nyo? Actually, based from our experience, it's cancellation driven. So, nangyari na sa amin yun na bumaba yung OVL namin. Ang nangyari kasi, medyo naging busy kami sa work. Diba? Alam nyo naman na may full-time work kami. So, naging busy kami and then nakalimutan namin i-arrange shipment yung mga orders. So, out of SLA na siya. Ang alam ko, 2 days ang SLA ng mga orders. Makikita nyo naman yun sa Lazada app nyo kung magpupula na siya kung ilang hours na lang bago siya ma-out of SLA. So, yun nga yung nangyari. Hindi namin na-monitor maigi nung time na yun. And marami-rami din yung order na na-cancel. So, after that, for example, nangyari yun ng Friday, hindi naman agad-agad mag-take effect yung pagbaba ng OVL kasi every Monday siya nagre-refresh. So, Monday pa siya nag-take effect. Napansin namin, may pumasok. Naging 4 na lang ata yung OVL namin. Ganun siya ka-drastic. Na parang usually nasa 20 plus yung orders namin, tapos naging 4 na lang. So, chinek namin. Ang nangyayari kasi, diba, katulad ng diniscuss ni Gab, pag na-reach nyo na yung OVL nyo, kahit may customer or buyer na tumitingin sa shop nyo, nag-a-appear siya as add to wishlist or out of stock. Add ko lang, naalala ko kasi hindi ko talaga makakalimutan yon kasi feeling ko yun yung first heartbreak ko sa Lazada. Yes. Ang nangyari kasi, that was Thursday. So, parang pagod kami sa work. Month end kasi yun eh. Parang month end, you were usually busy na Monday hanggang Wednesday. Tapos Thursday, namili kami ng Taytay. Alam namin may pending orders kami. Mm-hmm. Hindi pa rin kami nagbalot noon. Namili pa kami sa Taytay. Tapos, parang ang plan is, i-ready to ship namin siya ng gabi. Mm-hmm. Ang nangyari, yung mga orders siguro ng mga Monday or Tuesday, bigla siya na-cancel. So imagine, hindi ko na alam kung ilan yung na-cancel sa amin, pero imagine kung meron kami, let's say, at least 10 orders noong Monday and then another 10 orders on Tuesday. Lahat yun na-cancel ng evening ng Thursday. Sobrang sakit sa puso na noong nakita namin ni Jess yun, hindi talaga kami parang tulala kami pumasok sa office kasi parang sayang lang yung pinagod namin ng isang buong linggo. Pero kasi it's our fault. We learned our lesson the very hard way. Ang nangyari, napansin namin, akala namin kasi mag-take effect agad yung OVL noon the following day, which is Saturday. Tapos napansin namin, okay pa din yung orders eh. And then, nung pag-check namin, come Monday, kasi tiyo Monday nag-refresh na siya.
Monday, if you notice yung statement of accounts nyo, back to zero ulit. So, ayun, napansin namin yung OVL namin when we logged in. Actually, hindi pa rin siya mag-refresh. Nawawala yung OVL sa growth center, pero napansin namin in a day, we're only getting like 3 or 4. So, parang come Wednesday, nag-refresh yung sa OVL sa growth center. Tapos yun, nakita namin na ganoon na nga siya kababa. So, it's sad, pero we learned our lesson. So, I hope na hindi nyo yun gagawin sa shop nyo. Basta kapag, diba lagi ko naman sinasabi sa inyo dati, yung kung how to drop off your order. The idea lagi is to pack the order as soon as you get it. Kasi nga, mahirap kapag makakancelan tayo. Eh. Ang laki, especially kung halimbawa full-time natin yung pagbe-business, sobrang laki ng impact. So, ang common question naman, we get this question dun sa isa naming katrabaho na nabuwaba din yung OVL, shout out kay Hazel. Hazel, Fronda, yung friend ko kasi na yun, nag-alasada din siya. And, ayun, for whatever reason, wala siyang cancellation, bumaba yung OVL niya. Parang naging 3 lang siya yung OVL niya or 4. So, ang gagawin natin kapag bumaba yung OVL natin is wala. We treat it parang, siguro ano, let's make use of that time na lang na wala tayong masyadong order to something more productive. Kasi wala talaga tayong magagawa sa ano eh. Pagka na-reach na talaga natin yun, eh talagang hanggang ganun lang yung order. So kami, ang ginawa namin ng time na yun, dinivert na lang namin yung attention namin into something useful na makakatulong pa rin in a way sa Lazada shop namin. So since wala kami masyadong order, like in a day, pakla kami ng pakla-tatlo, apat, ganyan. In a way, naging pahinga na rin namin siya for one full week. And then, we also had the opportunity to, ano, to fix yung mga pictures. Yung na kami nag-update ng mga, ano mo tawag dito, yung sa descriptions. Yeah, sa description. Kasi kailangan mo din, ano eh, yung content, content score. Kailangan din natin kasi i-maintain yun eh. So, we took that, ano, time off, technically, na wala masyadong order. And kinonvert namin yung time na instead na nagbabol kami ng order, nag-update na lang kami ng stocks, nag-update na lang kami kasi may, yun nga, marami kami binibili ng order, stocks, tas yung iba, papagunda kami din na rin namin. So, yun yung ginawa namin nung one full week na yun. And nag-serve din naman siya sa amin in the future. Yung pagbaba ng OVL natin ng the following week, halimbawa may cancellation tayo this week, next week, bababa yung OVL natin. Huwag kayo masyado masad nun kasi babalik yung OVL nyo week after that. So, parang bababa lang yung OVL nyo ng one week. Kasi ang nangyari sa amin, so, kaya din kami siguro mas malungkot nung time na yun kasi malapit na yung sale. And I can't remember kung anong sale yun, pero parang one week before nung sale, ano na, bumaba yung OVL namin. So, yun yung, yun yung pinaka pinag-worry namin. And, fortunately naman, during the sale, tumaas na ulit yung OVL namin. So, those na bumaba yung OVL nila, huwag kayong mawala ng pag-asa. One week lang yan, make the most out of it, sabi nga ni Gab. So, check natin yung shop natin, kano yung mga pwede pang i-improve. And, ang mahalaga naman is we learn something about it naman, di ba? So, yun lang naman yung masashare namin about OVL. Sana may napulot kayo. So, doon sa mga nakuha na yung mga gusto nila, pwede na po kayo mag-exit ng video na to. At ito na pala, mag-shoutout na kami sa mga bashers namin. Guys, so, guys, grabe kayo, guys. Be kind naman. We're doing this for free. Oo. Parang kung marami kami hanash, I mean, hayaan nyo na kami, guys. Para ito lang naman yung exhaust namin. Kasi we treat you guys as parang friends na rin naman. So, kaya lang naman namin ginagawa itong video na to. Kasi we know the struggle nung nag-start pa kami sa Lazada and Shopee. And kahit paano gusto namin tumulong, wala naman itong podcast. Oo, hindi pa kami na mo-monetize. Pero, we're really not after you monetization. Basta yun. Pera. Yung pera ng YouTube. Gusto lang namin nakatulong ba? Kasi, yun nga, nakita namin, namin pinaghirapan, guys, sa dami naming inaral. Nag-aral din. Oh, ito pala, lagi ko ito sinasabi, guys, ha? Kapag halimbawa
bago pa lang kayo, huwag kayo aasa-asa lang din sa YouTube. Kung ang ginagawa namin to, kasi nga, para ito yung mga feeling namin, makakatulong sa inyo na madali yan. Pero mag-aral pa rin kayo. Yeah. Aral pa rin kayo sa Lazada University if talagang gusto nyo matuto ng Lazada selling. Tapos marami pa kayong mapupulot doon kaysa sa amin. Oo. Kasi kami, we learn it the hard way, mo. Yung OVL namin, di ba? Hindi naman namin siya matututunan kung hindi nangyari sa amin. So, yun, based from experience talaga yung mga dinidiscuss namin. Yung hindi kami expert, guys. Gusto lang talaga namin mag-share. So, shoutout din sa mami ko na laging nanonood. Mami mo, guys. Nanonood sa videos namin. Oo, na napaka-supportive. Yun lang. Yun lang naman. Salamat. So, kung lahat, if you find this video useful or helpful, paki-like naman. Uh-oh. Kahit di na muna kayo mag-subscribe, pero mas maganda ako mag-subscribe na rin kayo. So, and kung may mga feedback kayo, okay lang naman, guys. Basta say it in a nice way. Kasi, syempre, din naman, tao din kami na na-hurt. So, alam mo yun, parang ang ganda ng intention mo, and then may mga taong magsasabi ng something hindi maganda. So, it's fine. We appreciate it. Pero, yun gets lang. Naman namin yung point nyo, guys. Na marami talaga kaming hanash kasi madaldal kami. Oo. Siguro rin nyo pa kami gets ngayon kasi hindi pa talaga tayo super friends and all. Pero yun, kapag meron pa kayong video suggestions gusto nyo malaman, pending pa namin yung Lazada Live and Shopee Live. May nagsuggest sa amin na gumawa. Hindi pa kasi namin experience. Hindi pa namin na-experience yun. Kasi shy type kami. Pero I think, ito na yung yung pag-YouTube namin, ito na yung venue para hindi mawala na yung pagiging shy type namin. Yeah. So soon we'll do that and then we'll upload videos. May isa pa kaming pending. Ay, meron pa kami isang pending. Scam kami. We got scam. Basta, ayun. Next video na yun. Next video. Yun lang. Yun lang. Bye-bye. Bye-bye, guys.